showbiz fanatics, aba, pambabastos at pagkawalang respeto kay Maine Mendoza, inalmahan ng maraming true-blooded Aldab Nation sa Twitter. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Celebrity News, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Katulad ng ating nakasanayan, bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga true-blooded Aldab Nations na lagi nakaantabay at nakasubaybay sa ating mga video. So dahil dyan, namili tayo ng ilan sa mga komento na talagang nag-iinit na mag-comment para sa ating pong last update. Sabi ni Miss Mercedes Amoyo, tama, boring na masyadong eat bulaga, sa halip na mag-enjoy, may iinis ka. Senior na ako, a long time true-blooded ADN Aldab lang, happy pill, tapos ganyan ang panonoorin mo, lipat agad sa YouTube, enjoy the throwbacks. Ayan. So si Miss Mercedes po, talagang super boycott siya. Talagang ini-enjoy niya na lang yung mga YouTube throwbacks po ni Alden Richards in Maine. Of course, nanonood din siya ng ating mga updates. Talagang nakaka-boring naman na talaga panoorin ang Eat Bulaga. Dahil nga sa kumbaga yung segment po kasi nila, paulit-ulit na lang. Siguro kung may nadadagdag man sila, hindi naman ganun din kabongga, diba? Kaya naman naiintindihan ko si Mercedes Amoyo sa pinagdadaanan niyang naboboring na, kasi dati talaga very exciting, diba? Kumbaga pagtungtong ng alas 12, alam nating Eat Bulaga na at lahat talaga nakatutok na. Pero this time parang ang daming nawala ng amor na ngayon sa kanila, kasi parang ewan ko, kasi siguro dahil na rin sa mga issue na kinaharap nila. Sabi ni Ma'am Anita Marino, correct, I agree ako. Okay, lilipat si Maine sa GMA, mahasa siya sa acting, makapili ng babagay sa kanya. Kasi miss ko na siya acting ni Maine. Ayan. So nami-miss na po ni Ma'am Anita ang pag-aarte nga ni Miss Maine Mendoza. Kasi kung tutuusin, meron naman talaga siyang tinatawag na may ibubuga naman si Maine pagdating sa acting career niya. Kasi masyado kasi nilang nililimitahan yung kayang gawin ng tao. Kasi ganito lang yan, example, kung gusto mo matuto mag-bike, kailangan mo sumakay sa bike. So ganun din si Maine, kung gusto talaga nilang gumaling si Maine, hindi puro practice, hindi puro kumbaga pag-aaralin nila sa acting workshop, hindi puro ganun, kailangan may deployment din. Bigyan nila ng malaking proyekto si Maine para po mahasa yung kanyang acting skills. Kasi I know and I believe in my heart sa napapanood ko sa kanya, meron siya nun may ibubuga So salamat po Ma'am Edna Olivar. Sabi niya, sana maging manager ni Maine si Alden at Mr. Manahan. Niyo po, kahit po ako or kahit sino pong tanungin natin, ang talagang gusto po natin yung mangyari yan. Kasi si Mr. Manahan po talaga, dream project niya na magkaroon ng proyekto with Aldab. Kasi alam niya kung ano po yung naging history ng Aldab At alam niya na once in the history, muntikan na po na tumumbling, diba? Ang katapat na network, ang Showtime noon dahil po sa Aldab Nation, muntik na mabura ang history ng Showtime. Pero yun, just the same, dahil po ang mga pangyayari, hindi sila nabibigyan ng ganung klase ng malaking proyekto. Sabi naman ni Nanay Meli Maningas, Miss Admin, sana nga matuloy ang pagpirma ni Maine sa GMA Sparkle at maigawa nga ni Mr. M ng project sina Maine at Alden movie or teleserye. Pwede kaya si Alden na din ang maging manager ni Maine or Mr. M? Kung pwede lang naman. Thanks Miss Admin, God bless. Ayan. So, salamat po Nanay Meli Maningas sa inyo pong wishes. Tapagkat matapos ngang pumirma si Miss Maine Mendoza at tanggihan na yung kontrata na ibinibigay sa kanya ng AAA, tuluyan na nga na siya na ipipirma ng GMA Sparkle under the provision of Mr. M or Johnny Manahan. And I know and I believe na mas maaalagaan at mas mabibigyan siya ng biggest break, dahil si Mr. M po, if you remember, siya po ay isa sa pinakamagaling na talent coordinator sa
sa GMA. Kaso nga lang, naramdaman niya kasi doon na parang hindi na siya kailangan, 'di ba? Kaya umalis na siya. So, ayun po yung mga aabangan natin sa mga susunod na update natin. But anyway, salamat po sa inyong mga komento. Huwag niyo pong kalimutan mag-leave ng inyong mga comments sa ating comment section na related sa ating latest updates. So, ngayong araw, nako po mga Mars, sobrang mainit po yung balitang pag-uusapan natin ngayong araw dahil marami po ang nag-react ng gigil na galit at ng galaiti sa ginawa ni Miss Maha Salvador Kemain dahil po sa isang segment po ng Bawal Judgmental noong June 24. Bago po sila sumalang sa Bawal Judgmental, alam natin kung ano yung mechanics. They need to make bunot. Pubunot po sila dyan para po malaman kung sino yung magiging host at mga magtatanong doon po sa mga guests po nila sa Bawal Judgmental. At isa sa pinakanagalit, pinakananggalaite sa ginawa ni Maha Salvador dahil nung bumunot po si Miss Maine Mendoza ng kanyang chip, ay inagaw po ito ni Maha at ibinigay kay Paolo. Nakita niyo po itsura ni Maine dyan. Diba nakita natin na talagang medyo na feel bad siya sa ginawa ni Maha. Kasi that is not a proper way, diba? Hindi yan kasama sa pagganyang hosting. Kasi kung nasa television ka, kailangan kasi maging vigilant ka sa paggalaw mo, diba? Kasi maraming nanonood sa'yo. Kaya isa sa mga nag-comment or nag-tweet, sabi ni Mr. Skull, anong problema mo Maha, harapang pambabastos yan kay Main. Agawin mo ang chip si M at ipalit kay Paolo. Uy, itbulaga, pagsabihin nyo yung bago nyong host, walang respeto kay Main. Ganyan, kagigil si Mr. Skull, ano? Singa naman, diba, kahit naman sino manggigigil sa ginawa niya. Ba't na ginagawa yun kay Main? Masyado na over familiarity na siya. Sabi naman ni Marino Toyo, paano ito may papaliwanag? Ganito ba talaga kabastos ang new host ng True Blooded ADN? Sagarin na natin ang war with Itbulaga. Sa mga sumisili pa, tuluyan ang ibulagtayan. Konsintidor ang mga staff and management. Nako po, mukhang malawakang boycott na talaga to. Sabi ni Jane Law, kung hindi sana namin nakita yung pambabastos, we'll keep quiet on cam yun. What else happened behind the scene? True, tama po yun. Diba? Kung doon mismo, nagagawa niya yun, how much more yung mga videos na hindi natin nakikita, yung pangyayari, diba? Akala niya nakakatuwa ginawa niya. Isa pang epal yan. Hindi lang talaga basto si Main, pero kita sa mukha niya. True po. Nakita niyo po talaga yung mukha niya na talagang nagbago yung itsura niya no, sa ginawa ni Miss Maha sa kanya. Sabi naman ni Lynn Main, ganyan ba yung sinasabing new friend daw? Harap-harapang babastusin ka. Tingnin nyo, tama ba yung ginawa niya kay Main? O, diba? Talagang iba talaga yung mga giggle talaga yung mga Aldab eh. Aldab Nations eh. Sabi naman ni Miss Emply, sinagot niya si The Skull. Bastos talaga si Maha, walang pinag-aralan sa kanya gawin, kaya gawin niyan Itbulaga. Pagsabihan niyo si Maha niyo, direct mic ang pagbibiro, nasa lugar, umayos ka at miles o campo 14. Ako po, lahat na natag na, no? Sabi naman ni Miss Lee M, halos wala na nga nanonood sa inyo, Itbulaga, lalong binigyan niyo pa ng reason para lalong hindi na kayo panoorin dahil dyan sa ugali at asal ni Maha niyo. Direct mic, yan ba yung pinagmamalaki mong host? Sobrang bastos. My God. Alam mo kung nababasa lang to ni Maha Salvador, baka nanliliit na yun sa sobrang kahihiyan sa ginawa niya. Tama po, kahit ako na nanonood lang, nabastusan ako sa ginawa ni Maha, di ba? Kayo pa, si Main pa kaya, ano kaya yung naramdaman niya matapos gawin sa kanya to ni Maha Salvador? Sabi naman ni Miss Nida Bulante, bakit bumalik pa yung sa Maha at Miles? Wala naman silang naitutulong sa pagtaas ng rating ng Itbulaga. Nawala yung isang sapawera, may pumalit naman na masahol pa sa inalis at wali naman ang mga joke ng Miles na yan at corny pa! Sabi naman, last natin, sabi niya, kailan ba matatapos yung DK or Dancing Queen segment at nang maalis na yung dalawang guest host, kaumay na. Kahit i-downplay pa ni Main yan at sabing okay lang yung ginawa ni Miss M, nako, Diyos ko. Ayun po yung ka-intense yung kanilang mga reaction. Kaya ikaw, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.